Good morning mga ka-OFW. For today's video, tuturuan ko po kayo kung paano po maglagay ng resin epoxy sa inyong mga fishing lure. So kung kayo ay fisherman, mahilig kayo sa fishing, panoorin nyo ang video na to. Tutorial ito kung paano kayo maglalagay ng resin epoxy sa inyong mga fishing lure para po tumagal nyo gamitin yung mga fishing lure no, at para hindi masira kagad ang pintura. Kasi ito po ang mangyayari sa inyong fishing lure pagka hindi nyo nilagyan na resin epoxy. Yan po, wasak-wasak na kaagad. Ilang gamit lang, kanata po ito. Ito yung fishing lure ko. Dati hindi pa ako naglalagay na resin epoxy. Yan. Kita nyo po, sira-sira ang pintura. Mga 2 weeks lang ginamit. So, ito yung bago kong binili. Parehas ng model. Ang gagawin ko, bago ko gamitin, lalagyan ko siya ng resin epoxy sa ibabaw para po matagal masira yung pintura. So, kung fisherman ka, ito yung tutorial para sa iyo kung paano maglagay ng resin epoxy para maging matagal yung lure mo para hindi ka bili ng bili. Stay tuned! Keep on watching! Ayan mga ka-OFW, wala nang paligilugi pa. Tuturuan ko na kayo kung paano maglagay ng resin epoxy. Una, ang gamit natin, ito. UV resin epoxy po yan. Yung po ang ipupunas natin sa ibabaw ng pintura para po maging double protection siya. And, ito, UV plus light, ito po yung pang-cure ng UV resin epoxy. Within 60 seconds lang po ng pagtapat mo ng plus light dito, ay, kuha na po yan. Makuha ko na kagad siya, tutuyo na kagad. Ganun siya kalupet, ganun kagaling. And sunod, ito pong ginawa kong DIY na brush. Ako lang po maglalagay niyan pa ganyan, unti-unti lang. Ipo-focus ko yung camera para malaman niya kung paano ko nilalagyan. So, stay tuned po, kung fisherman ka, ang video na to ay para sa iyo. Manood ka para hindi ka bili ng bili ng lure mo. Para matagal mong gamitin yung lure. Kasi po, pag hindi po po nilagyan ng resin epoxy, ito po ang nangyayari. Ito po yung luma ko. Hindi ko walang resin epoxy. Bangas-bangas po ang pintura. Oh. So, pangit na siya. Hindi siya kakagatin. Eh, ito buo. Pag nilagyan mo ng protection, double protection siya. So, matagal mo siya yung gagamit. Ito, 2 linggo kong ginamit. Wasak ng pintura. Ito ay, kuha na siya. Bagong-bago. Bago ko siya, gamitin, lalagyan ko ng resin epoxy para tumagal siya na at least 1 to 2 months. So, stay tuned, keep on watching. Ayan mga ka-OFW. Umpisa na po tayo. Ang discarded po, paglagay ng UV resin epoxy ay ganito. Lagay mo o kumuha ka ng konti. Tapos, una mo lalagyan, bigyan ko kayo ng tips. Ito, may mga hole. Hindi po pwedeng makonto, matabunan yung butas. Kaya lalagyan nyo ito, paikot muna yung hole niya. Yun o. Yung hole niya, paikot, lalagyan mo. Yun ang unahin mo. Ito. Yun ang unahin mo, paikot. Yung mayroong butas. Yan, ganito o. Ito yung una ko. Kasi hindi po pwede matabunan yan. Yung butas na yan. Yun ang unahin natin kasi yan ang dadaanan ng brass mamaya. Yan, unahin po natin yan, nalagyan. Ng cure, ng resin epoxy. Ganyan. Ganyan pong ginagawa ko. Yun ang inuuna ko talaga. Hindi naman po kagad natutuyo yan pag hindi mo tinapatan ng UV light. Kaya inuuna ko po yan. Ganyan. Tapos ito pong buntot. Unahin mo yung buntot. Parakwan ba? Sigurado ka na hindi siya sasablay. Yung buntot ang unahin mo. Pag ganyan o. Oh. Pataas yung kamot ba? Yung paglagay pataas ba? Ganyan. Mamaya mo na lang ayusin yan pag
Tapos muna lagyan itong kuwan na to, yung buntot, at saka muna lagyan yung buo, kabuuan na. Yan. Lagyan natin, kunti-unti lang po. Hindi po magmamadali yan. Kasi pag madali, sablay. At saka masyadong kakapal. So, kailangan dandahan ang lagay natin. Kailangan tama lang yung kapal niya. Huwag masyadong makapal. Pangit din naman yung masyadong makapal, mga ka-OFW. Yan, o. Napansin nyo? Okay na siya. Nalagyan ko na siya. Tapos, yung unahin natin yung uso. Yung una. Lahat yung mga dulong-dulo pong unahin natin. Gaya nito, mata. Unahin natin yung mata. Yan, pag ganyan, sa may ilong. Yan po unahin natin lagi. Pag maglalagay po kayo ng resin epoxy. Yan po ang lagi inuuna, ha. Yan, o. Yan ang una ko talagang nilalagyan palagi. Yan, okay na siya. Yan, tapos dito sa baba, pinakang baba niya. Yan, siguraduhin natin magandang pagkakalagay niyan. Kasi pag yan ay nag-umpisang mayroon na dyan, yan ay ko na, automatic na po. Ikuha ko na yan kagad. Ibabras ko na yan tuloy-tuloy. Pag nalagyan ko na yan, o yan. Pag sobra na, okay na. O yan, tanggalin mo na yung maliit na bras. Gamitin natin ngayon yung malaking bras. Ito na po ang gagamitin ko. Para madami na makuha kong resin. Para malagyan ko na siya kaagad. Ayan o. Nakita niyo po, makapal ng ambras ko. Lagyan mo na sa katawan, lahat, paikot, pababa, ganyan. Ganyan po ang paglagay o. Hmm. Hindi po kagad makapal ang lagay, mga ka-OFW. Lagyan natin unti-unti. Hindi po tumitigas kaagad dyan. Ganyan po ang paglagay. Hindi po kagad automatic, lalagyan nyo ng maramihan. Unti-unti po muna. Ganyan ako maglagay, mga ka-OFW. Ayan. Siguraduhin yung pantay yung paglagay para maganda yung balance, yung takbo nung mga kanyo, mga lure. Para parang walang kayong nilagay. Ayan. Pataas. At simula buntot, pataas. Ganyan lang po. Ah. Ito po yung tutorial ko para sa inyo. Para matuto kayo maggawa. Ayan. O, pataas ha. Pataas ang hapit po. Ayan. O ganyan. Hmm. Pataas ang hapit, mga ka-OFW. Para hindi siya titigas, hindi siya magkuan. Magkabila, kabila ba? Yung hindi pantay ba? Yan, okay. Hmm. Ganyan lang po kasimple, o yan. Pinapantay ko na siya, kailangan pantayan, paikot. Yan, o. Dapat po pantay na pantayan para maganda yung kapit ng resin epoxy. Ganyan po kasimple. Kung tingin nyo pantay na, at okay na siya, gaya yan, o, tira mo. Pinasilip ko yun isa-isa. Kailangan siguradong pantay yan. Bago ko siya i-cure. Kasi madali po itong i-cure. Madaling patigasin ito, mga ka-OFW. Sagit ko lang itong patigasin. Pag ito'y nilagyan ko ng UV, resin, UV light, automatic po ito, titigas na to. Kaya siguraduhin ko muna na pantay. Hmm. Ganyan po, pagpantay na, yung paikot-ikotin yung ganyan, para magpantay yung UV resin. Yan o. Pagpantay na po, yan, ganyan kasimple ah. Tingnan nyo muna mabuti. Hanggat maaari, dapat walang bubble. Ayan, napansin nyo? Pantay na po siya. Para po sa akin, pantay na siya. Ngayon, ito na, UV light na tayo. Ayan o, napansin nyo? Napakaganda. Yan, unti-unti natin iikutin yan ngayon. Ganyan po ang pag-cure. Yan o. Unti-unti lang po natin ikutin ha, para po pantay. O. Ganyan po ang pag-cure ng UV resin epoxy. Hindi po tayo magmamadali. Pantayin natin ang pagkalagay ng UV resin. Yung pinakang orange na sa likod, umiilaw. Ang ganda o. Yan mga ka-OFW. Tuyo na po yan. Automatic po yan. Tuyo na kagad. Pero hindi ko pa po muna. Kung yan, kailangan tuyong-tuyo po. Yan, mamaya ako po. Yan, aayusin. Hindi ko po muna tatanggalin yung UV light sa kanya. Kasi kailangan po tuyong-tuyong-tuyo yung resin epoxy para maganda po yung kanya, kalabasan. Ang ganda, oh, kinang, oh. Nailaw pala to sa gabi. Yung pinakang kanya.
pinakang tiger. Ito po ang white tiger kanata na pinanguhuli ko ng maraming kingfish. Yan o. Ang ganda na kinalabasan. So yan na, tapos na tayo mga KFW. Ganyang kabilis o. Try natin. Wow, tuyo na po siya. Ayan na mga KFW, tuyo na siya. Napakaganda o. Napakaganda ng kinalabasan. Doble, napakakinang niya ulit. So stitch po. Dalawa ang lalagyan ko ng resin epoxy, meron pang isa. Ayaw mga KFW, tuloy tayo. Second lure po, pangalawang lure ng aking lalagyan ng resin epoxy. Ito po ay kanata. Again, kanata 160F. Kanata po ito. Ayan. Lalagyan natin, same process po tayo. Ganun po kasimple. Wala pong babaguhin. Ito, unahin ko dito ay ulo. Mas gusto ko dito unahin. Para sigurado na-cure lahat yan. Para, kwan siya. Ito pong kanata nito ay gift sa akin. Ayaw lang mapabanggit ng pangalan. Gift niya sa akin to. Ayaw niya ipabanggit yung pangalan niya sa vlog ko. Sabi niya, wag na sir, nakakahiya. Basta gift ko sa iyo yan. So, salamat sa nag-gift sa akin tong kanatang ito. Maraming salamat sa iyo, sir. Sana. Marami kang mahuling isda. Peace on tayo. Lagi nyo pong tatanda mga KFW nyo, bago nyo po i-cure, ibig sabihin ko, bago nyo patigasin yung resin epoxy, siguraduhin yung pantay na yung resin. Yung pagkakalagay po na resin epoxy, pantay na ha. Kasi para po maging balanse yung kanyang paglangoy nung kanata. Ano? Para kumalat na maayos yung epoxy. Yon. Oh, maganda ng pagkakalagay niya. Halos pantay na siya mga KFW. At dahil pantay na siya, ngayon i-cure na natin. Ganoon lang po kasimple. Ayan o. Yan, patitigasin na natin ulit ng UV light. Ganoon po kasimple. Madali pong patigasin yan mga KFW. Ayan o. Isang cure lang po ako pag nagagawa. Naglalagay po ako ng one. Resin, isang lagay lang. Hindi ako nagdadalawang lagay. Okay na yan. Ayos ang protection yan sa pintura. Kayo po, kung pwede, gusto nyo maglagay ng dalawang lagay, mas okay po yun. Mas matibay. Pero siyempre ako, nagtitipid po ako sa resin epoxy ko. Ayan. Ayos na po. Oh, tuyo na kaagad mga KFW. Ganun kasimple. Ayaw mga KFW. Ito po yung nalagyan ko ng resin epoxy for today. So may protection na po siya. Matagal ko na po itong gagamitin. So kung bago ko sa channel ko, don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell para update ka sa lahat ng adventure ko dito sa Abu Dhabi. At sigurado ko, marami kang matututunan. That's it for today. Thank you for watching. God bless you all. Sa mga bago dyan na, don't forget, subscribe, like, and share, and hit the notification bell.